Bilog-bilog-bilugan, gusto nyo bang malaman kung paano na-derive yung formula ng moment of inertia ng circle? Kung gusto, panoorin mo na lang ang tutorial na ito. Hi guys! Welcome to Lecture Series Channel. So, sa video tutorial po na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano na-derive yung formula ng ating moment of inertia ng circle. So, ano ba yun? Yung, kung maaalala nyo, yung, di ba, meron tayong ix is equals sa pi r raised to 4 over 4. So, yung mga ganong klaseng formula, guys, ipuprove natin. So, specifically, guys, yung ating discussion dito will tackle about, yun nga, moment of inertia ng circle with respect sa kanyang centroidal axis, with respect sa kanyang axis tangent to circumference. So dito guys, gagamitin natin yung transfer formula for moment of inertia, polar moment of inertia, and radius of iteration. So guys, ano pang hinihintay natin? Magsimula na tayo. Okay, moment of inertia ng ating circle. So, ito guys, yung mga formula na ipuprove natin. Okay? So, meron tayong x and y axis, meron tayong circle, and syempre meron tayong centroidal axis. So, paano guys tayo makakapag-start na ma-derive yung mga formula na pinakita ko kanina? So, syempre, gagawa tayo ng strip. So, magiging ganito siya guys. Yan. So, bago ang lahat, yung ix and iy with respect sa kanyang centroidal axis and respect din sa axis tangent sa kanyang circumference, or x and y, is equal lang po siya. Then, mapapansin nyo, symmetrical lang po siya kahit saan ka man kumuha ng strip, pare-parehas po siyang r, okay? And then, syempre, gagamitin lang po ulit natin yung integration of the square of our moment arm multiply sa kanyang differential area. So, through this, guys, paano natin malalaman yung dA? So, paano natin, guys, masosolve yung dA? So, syempre, yung differential area natin is equal sa differential area multiplied sa kanyang length of an arc. So, ano ba yung length of an arc natin? So, recall lang natin, guys, ng length of an arc ay equal sa r theta. So, kaya magiging ganito siya, guys. So, differential area is equal to rho d theta. So, yung r natin, yun yung rho natin, at yung theta natin, yun yung d theta natin. So, di ba, ito yung r, d theta, multiplied sa kanyang tp. So, kaya guys, naging ganyan siya. And then, how about naman sa y? Para naman natin masasolve yung y. So, recall natin guys, yung ating polar coordinates. So, meron tayong y equals to r sine theta and x is equals to r cosine theta. So, applying those, magiging y is equals to rho sine theta. Okay? And then, pwede na tayo mag-umpisang mag-integrate. Pwede na natin, guys, i-apply ito. Yan, masasolve na natin yung ix at saka iy. So, kung mapapansin nyo, guys, nagkaroon tayo ng dalawang integration dito. Y, kailangan kasi natin siyang integrate in terms ni d rho at in terms ni d theta. Okay? So, yung limits niya, guys, is 0 to r at yung isa naman is 0 to 2 pi. Pero sa ating theta, why it is 2 pi? Because isa po siyang buong revolution, one revolution. Okay, 2 pi po yung ating isang revolution. And then, yan, magiging ix ay equal sa, pagsamahin ko lang, guys, yan, ix is equal sa integration ng rho cube d rho, limit 0 to r, and then, integration of sine squared theta d theta, limit 0 to 2 pi. So, umpisahan muna natin siyang i-integrate in terms of this one. So, integration niya, guys, is rho raised to 4 over 4. So, recall lang po natin yung ating integral calculus. And then, substitute ko lang po itong part na to, kaya naging r raised to 4 over 4. And then, try naman natin i-integrate yung padalawa nating term. So, magiging sine squared theta d theta. Yung
integration po ng ating sine squared theta d theta limits from 0 to 2 pi. So, paano natin siya guys i-integrate? So, kailangan po muna natin siyang i-simplify. So, recall po natin yung ating trigonometric identity. So, meron tayong trigonometric identity na ganito. So, gamit ito, yan, gamit yan, magiging cosine 2 theta equals, ano yung cosine squared theta natin? Magiging 1 minus sine squared theta, kaya naging ganito, minus sine squared theta. And then, pag-combine lang natin, so magiging cosine 2 theta equals 1 minus 2 sine squared theta. And then, mas i-simplify pa natin sa in terms ng sine squared theta, magiging sine squared theta equals 1 minus cosine 2 theta over, i-over lang yung 2. Kaya meron tayong ganito. So, kung mapapansin nyo guys, yung 1 minus cosine 2 theta over 2, ito pong equation na to, itong sine squared theta equals 1 minus cosine 2 theta over 2, siya po is a half angle formula. So, kahit hindi naman po tayo dumaan dito, basta alam nyo guys yung half angle formula nito, pwede na po natin agad madiretso ng sine squared theta ay equal sa 1 minus cosine 2 theta over 2. Okay? So, isubstitute na lang po natin. So, labas ko po yung 1 half and then 1 minus cosine 2 theta. So, umpisa na po natin i-integrate. So, ito guys, yung integration ng d theta ay theta lang. And then, yung integration po ng ating cosine 2 theta ay sine 2 theta over 2. So, recall-recall lang po natin guys yung ating integral calculus. And then, ayan, may isa-substitute na natin yung 2 pi. So, guys, ito guys, makaka-cancel na po ito, magiging 0. Kahit is-check nyo po siya sa calculus. Kasi guys, yung sine ng 2 pi, di ba yung 2 pi, kapag kinonvert natin into degree, is 360 degree. So, yung sine guys ng 360 ay 0. Kaya ito po ay 0. And then, matitira na lang po is pi since 1 half times 2 pi is pi. So, pag-combine na po natin, yung nakuha natin dito sa part na to and dito sa part na to. So, magiging ang ix and iy natin with respect sa centroidal axis po is pi r raised to 4 over 4. So, since ito guys yung nakuha natin dito sa part na to is r raised to 4 over 4 and dito naman sa part na to is pi. So, pinag-multiply lang natin yung dalawa and then nag-come up tayo sa result na pi r raised to 4 over 4. And then, punta naman tayo guys sa moment of inertia with respect to its axis tangent to the circumference. So, ginamitin lang natin siya guys ng transfer formula for moment of inertia, which is yung ix ay equal sa ix ng centroidal axis plus ed squared. And then, syempre, sa-substitute lang natin guys. So, ix is equal to pi r raised to 4 over 4 plus area ng circle natin na pi r squared times yung kanyang distance na r radius, so r squared. And then, magkakaroon na po tayo ng ix is equal to iy equal sa 5 pi r raised to 4 over 4. Okay? And then, for polar moment naman, so j is equal to ix plus iy. Since ix ay equal sa iy, so pwede po natin gawin na j is equal to 2 quantity pi r raised to 4 over 4. And then, makakuha na po tayo ng result na ating polar moment of inertia, which is pi r raised to 4 over 2. Ito po guys is with respect sa kanyang centroidal axis. So, kung gusto nyo guys with respect sa kanyang tangent axis, so syempre, i-multiply lang po natin ito ng 2, and then magiging 5 over 2 pi r raised to 4. So, ganun po yun guys. Okay guys, so gusto ko lang din pong sabihin na meron pong ibang way kung paano po natin masasolve yung pi r raised to 4 over 4. So, without doing this kind of solution, meron pong mas maikling way. And, yun, syempre, ang ginawa ko lang naman po talaga is pinahirapan ko po muna kayo sa simula. Pero, syempre, joke lang po yun. Gusto ko lang din po kasing, syempre, maging aware kayo kung paano nagsasolve na sa ganitong process, di ba? Pero, sabi ko nga guys, meron pa rin mas madaling way para masolve po tong pi r raised to 4 over 4. So, paano po? Tuloy na po natin. So, syempre yan pa rin, may circle pa rin tayo. But yung ating differential area will be something like this. Yung ating paggawa ng strip will be something like this. Wherein yung ating differential area will be
0 multiplied by the circumference nitong circle na na-create natin, nitong strip na na-create natin. So, recall lang po natin, but before that, yung gagamitin po pala natin dito ay polar moment of inertia. So, yung moment arm niya is with respect sa kanyang origin hanggang doon sa kanyang differential area. So, polar moment of inertia po yung gagamitin natin dyan. So, recall, paano natin makukuha yung differential area? So, recall natin guys yung circumference ng circle. So, ang circumference ng circle natin guys is 2 pi r. And then, makukuha natin yung differential area by 2 pi r, which is rho. Rho, and then multiplied po sa dp since ang hinahanap po natin is differential area. Then, i-substitute na po natin yung nakuha nating dA dito. So, gapit lang po natin dito is yung ating polar moment of inertia. Ang moment arm natin will be itong ating rho. Kaya naging integration of 0 to r rho squared dA, di ba? And then, ilabas ka lang si 2 pi. And then, magiging 0 r. And then, rho cube siya kasi rho squared times rho is rho cube. And then, dp. Zero. And then, simulan na po natin siyang i-integrate. So, syempre, magiging rho raised to 4 over 4 po siya. And then, substitute ko lang yung value ni r. And then, magkakaroon na tayo ng formula ni polar moment of inertia, which is pi r raised to 4 over 2. And then, syempre, para makuha natin yung ating moment of inertia with respect sa kanyang x and y axis ng centroidal axis, it will be pi r raised to 4 over 2, gagamitin lang po natin yung formula ni polar moment of inertia, which is equal sa ix plus iy. And since equal naman sa ix and iy, gagawin ko na lang siyang twice ng ix. And then, magiging ganyan na po yung muli yung sagot natin. So, pi r raised to 4 over 2 equals to 2ix. And then, magiging pi r raised to 4 over 4 po siya. And, same lang po siya sa mga transfer formula yung kanina ko na din na-discuss. So, substitute lang po ulit. And then, yun, ganyan. Na-discuss ko na po siya kanina. And then, sa ating radius of gear ratio naman, syempre, hindi ko naman, di naman talaga kailangan na sa ulo to. Ito lang, okay na. K is equals to square root of I over A. So, pakita ko lang po ulit. So, ang polar moment of inertia, yung radius of gear ratio, with respect sa polar moment of inertia, halimbawa, di pi r raised to 4 over 2 over sa area ng ating circle. So, magiging sagot is ganito. Pero hindi na naman po ito kailangan needed na sa ulo. So, okay lang po na ito yung sa ulo nyo, basta alam niyo yung value ni I at alam niyo yung value ni A, masasolve nyo na din yung radius of gradation. So guys, dito ko na po muna tatapusin ang aking tutorial regards sa derivation ng moment of inertia ng ating circle. So ang next ko naman guys na ituturo is derivation of moment of inertia ng semicircle, quarter circle, and parabola. So tapos na po akong ituro yung rectangle, triangle, and circle. So sa mga hindi pa guys nakakapanood, you can visit it on my YouTube playlist. And yun, before I finally end my video tutorial guys, please kindly subscribe to my YouTube channel and follow and like my Facebook page. So yun guys, thank you guys for watching and listening. I really do hope that you learned something from me. See you on my next tutorial, of course. And thank you guys, God bless and goodbye.